Our choice. It's your choice. Yeah. Okay. Hindi kagaya sa mga nasunod na it was Popeye's choice. It's not like that. It was our choice to protect him and his career. And ako, dahil sinusuportahan ko siya sa mga ginagawa niya. Naniniwala ka, Cardi, na kung inilabas na meron kang anak at relasyon kay Dennis Chilio, makakasira ka sa kanyang karela? Hindi ko po masabi. Okay. But it was your choice to say na okay lang. And gusto ko rin na okay. Natin lang ito. Pero kalin hindi ba yun ang naging umpisa ng problema? Dahil wala nang nakakalam, akala nga, di ba, wala siyang commitment. Pinagsisisihan mo ba ito na hindi mo sinabing yes? We love each other. Hindi naman po. Hindi naman. Sa 5 years ngayon na magkasama kami. 5 taon na. Oo. My God. You've been together for 5 years as boyfriend and girlfriend. Yeah. And I pretend to know this business. Yeah. 5 years and you were together. What a lawyer. Yeah. You are. Okay. Yeah. So, mula anong taon hanggang anong taon? 2002. Did you have a formal talk na ano ba talaga ang ating relasyon? Actually, hindi talaga namin talaga pa pinag-uusapan ng seryosohan. Kasi ang dami pa namin kailangan ayusin eh. Kasi na inuuna talaga namin yung sa baby. Yun talaga talaga yung concern namin ngayon. Why did you do it? Why did you do that? Also to protect. Yeah. Diba? Sorry, what did you say before? Hindi na ganun kayo. Kasi, yeah. Totoo lang. Totoo. Kasi mahirap po yung ganun na mahal mo, tapos parang meron nagagawa siya din. Nakakasakit na yun. Ang parang hindi ka binagawa sa halang. Opo. Sa pantay na pagmamahal. It's the first time you really fell in love this hard. Yeah. Lalo siyempre pag buntis ka, siyempre ina-expect mo na maging okay. Ang hirap kasi pag mga buntis talaga, sobrang extreme yung, alam mo yun, sobrang emotional, ganun. Pero wala, inaano ko na lang talaga, inisip ko na lang hindi, kailangan maging happy ako. Gaano kayo kadalas mag-usap ni Jenny sa buntis? Madalas. Madalas? Yeah. And what's your... And madalas kami mag-webcam. But was he assuring? Now we're okay. At first, yeah. At first, and then, yeah. Where did tapos it go? Parang nag-anot na, parang... Sige mo na. Sige sa pag-uwi. Tapos parang, nag-usap konti, pero parang hindi na namin pag-usapan yung dahil sunod-sunod na nangyari. Kasi kaka-uwi ko lang talaga. Ang mahalaga daw ngayon, sa kabila ng pagiging abala ni Denny sa kanyang trabaho, hindi ito nagkukulang sa kanilang anak na si Kalik. Paano niya ipinapakita ang pagmamahal sa kanya? Excited siya lagi, tapos... Araw-araw siya kumadalaw. Pag wala siyang dating, pupunta siya sa bahay. May araw ba na hindi siya nagtitaping? Minsan, almost every day, nagtitaping siya. Pero talagang maghahanap siya ng time para kay Kalix. And dun lang sa pinapakita niya, I admire him. And sobrang masaya ako na makikita siyang gano'n. Sa unang pagkakataon, nilinaw din ni Carlene kung ano ang totoong estado ng relasyon nila ngayon ni Dennis Chilio. As we talk now, mahal mo ka ba si Dennis Chilio? Mahal ko siya dito, boy, kasi siya yung dad mo. Okay. Pero kayo pa ba ni Dennis Chilio? We're fixing it. We're still fixing it. Umaasa ka ba na maaayos ang... After what happened, I really don't know. Basta importante, ang concern talaga namin yun is Kalix or son. Naniniwala ka bang mahal ka ni Dennis? I think so. I don't know. Are you still in love with him? In love? Now, I... Ang hirap kasi Kalin. I really get you. Sobrang hirap. And, confused ka. Hindi mo alam sino mga kampi mo. Hindi mo alam sa mudulog ang sarili mo. Hindi mo alam paano papatang mo sarili mo. Ang hirap. Hindi ka ba nalulungkot na the man you love is not saying anything? Nalulungkot. Nalulungkot dito, boy. Kasi wala nang nagtatanggol sa akin. Do you expect, Jenny,
to defend you. Mm-hmm. 5 years, Kalim, was there a time na he offered marriage? Pakasal tayo, Kalim. Not formally. Not formally. Not formally. But in jest, halimbawa. Parang joke lang. Uh-huh. Will you hope it? Will you hope it? No. No, kasi parang wala pa sa isip ko yun. Alright. Kasi, honestly, this pregnancy was a plan. Okay. But ayoko sa dito sa sake. So yun. And hindi pa rin sa kasal ka na. So wala talagang plan. How far would you fight for Dennis Jr.? Tahimik lang. Hindi, tahimik lang naman kasi siya eh. Pag... Pero alam niyo. Pero ina-admire ko, kasi ina-admire ko siya. Kasi pag meron siyang nagagawang mali, inaamin niya. And yun gusto ko. Ayoko yung nagsisinungaling kasi sa akin. Kasi? Yun yung pinaka-ayoko. Kasi yung pananalita, kasama ang mga, kasama ang ite. Pero damang-dama ko pa rin ang pagmamahal mo kay Dennis. Still love you. Of course. The last time you spoke to him, woman's instinct, mahal ka pa rin pati kayo. Ewan ko, parang hindi ko na inisip or hindi ko na dinama. Alam mo yung parang wala na sa utak ko, basta talagang okay para lang sa sorry. Isang araw, Kali, will be able to watch this interview. Ano ang nais kong iparating sa inyo? Gusto kong sabihin na ginawa ko ang lahat para ipaglaban yung karapatan niya na magkaroon ng buong pamilya. And mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal din siya ni Dennis, I know. Basta yun lang, Tito Boy. Kung meron man akong nagawa o nasabi, yun ay dahil lamang sa ipinaglaban ko yung karapatan ng anak ko para magkaroon ng buong pamilya. Tito Boy, lahat tayo gusto buong pamilya. Bilang isang ina, mabibigay mo talaga. Gusto mo ibigay lahat para sa anak mo. Basta, siguro sa kanya magagawa ko lahat. Kung nagawa ko kay Dennis, ipaglaban siya mas pa sa anak mo.